don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream and I get everything that I damn well please. Ang Miami Heat ay binura na ang posibleng 4-0 na sinasabi ng karamihan. Tabla na ang NBA Finals sa tig-iisang laro matapos na escape ang Miami Heat sa 111 against 108 na panalo laban sa Denver Nuggets home court sa Game 2 na naging resulta ng unang talo ng Denver sa kanilang home games. At dahil dyan mga kaibigan, narito ang limang numbers na dapat malaman mula sa unang pagkatalo ng Nuggets sa home court sa playoff run na ito. Ang una dyan ay ang 189.5. Umiscore ang Heat ng 36 points sa 19 possessions lamang, isang rate ng 189.5 bawat 100 sa fourth quarter. Ito ang pinakamabisang fourth quarter para sa anumang koponan sa anumang NBA games sa huling dalawang season. Sa panganib na mahulog sa 0-2 deficit, ang Heat na trailing ng 8 points na may 12 minutes na natitira sa fourth quarter ay nagpakitang gilas. At pagkatapos ay nakuha ang kanilang pinakamahusay na offensive fourth quarter ng season. Nagsimula ito sa isang magandang possession mula sa Nuggets. Ngunit sa 5 segundo natitira sa shot clock, si Duncan Robinson ay nag-sidestep sa isang Jamal Murray closeout at nag-drain ng isang pull-up 3. Pagkatapos ay nakakuha si Robinson ng 5-point possession dahil nagawang ibuli ni Kyle Lowry si Jeff Green sa ilalim ng basket sa isang free throw rebound. Umiscore ang Miami Heat ng 17 points sa kanilang unang 6 na attempts down the floor sa fourth quarter. Pagkatapos ng 2-possession drought ay nagkaroon ng 4 na sunod na 3-point possessions ang Miami Heat mga kaibigan. Isang 3-point play galing kay Jimmy Butler. 3 free throws mula kay Kyle Lowry matapos siyang ma-foul ni Kentavious Caldwell-Pope sa long 3. At isang 3-point play kay Bam Adebayo nang mahuli si Michael Porter Jr. sa isang weak side help. Masasabi mo talagang napakahusay na ipinakita ng laro ng Miami Heat. Ngunit tinulungan sila ng Nuggets sa mga pagkakamali nito sa kanilang depensa. Nakagawa pa sila ng scoring run ng umiscore ng 15 points sa 6 na ball possession down the stretch of 4th quarter. Ngunit ang huling segundong shot ni Jamal Murray para sa pagkakatabla ay hindi pumasok mga kaibigan. Ang pangalawang numero mga kaibigan ay ang 48.6%. Ang Miami Heat ay naka-score ng 17 3-point shots out of 35 attempts, shooting 48.6% from 3-point range mga kaibigan. Masasabi mo talagang ito ay isang team effort kung saan 7 sa 10 players ng Heat na naglaro noong Game 1 ay gumawa lamang ng hindi bababa sa isang 3-pointer. 6 sa 7 iyon ang gumawa ng 2 o higit pa sa Game 2. Si Max Strus ay 0 out of 9 mula sa labas ng 3 sa game number 1 at nagpatuloy sa pag-drain ng 2 3-pointers sa unang 3 minuto sa game number 2. Ang Miami Heat ay patuloy na nangunguna sa playoffs sa kabuuang 3-point percentage sa 39.2% mula sa 34.4% sa regular season. Ito ang biggest jump ever para sa isang team with at least 250 3-point attempts sa playoffs mga kaibigan. At ang ating pantatlong numero mga kaibigan ay ang 36. Ang Heat ay naglaro ng 36 possessions of zone sa unang 2 laro ayon sa Synergy Tracking. Matapos maging malaking salik ang zone defense sa Eastern Conference Finals, makatuwirang isipin kung magagamit ba ito ng Miami Heat laban sa Denver Nuggets na mayroong zone busting center at pumangalawa sa zone offense sa regular season. Ngunit nagamit ito ng Miami Heat ng isang disenteng halaga sa serye hanggang ngayon mga kaibigan. Ang Denver Nuggets ay bahagyang mas mahusay laban sa zone with 1.08 points bawat possession kaysa sa half-court man-to-man defense sa series. Ngunit ang zone defense ay nag-allow sa Miami Heat na parehong protektahan si Duncan Robinson sa depensa at pabagalin ang pacing ng laro mga kaibigan. Alam naman nating lahat na maaaring malaking tulong si Robinson sa offensive ends ng Heat. Ngunit hindi siya nakakakita ng maraming oras sa sahig dahil sa kanyang mga limitasyon sa depensa sa regular season. Kaya't ang paggamit ng zone defense ay malaking advantage ito para sa kanya dahil hindi siya maaaring manatili sa harap ng mga mahuhusay na offensive scorers mga kaibigan. Tungkol naman sa pacing ng laro mga kaibigan, ang game 2 ang may pinakamabagal na game pace ng Nuggets sa postseason mga kaibigan at ang pangalawang pinakamabagal na laro ng playoffs na ito sa overall at dahil yan sa zone defense ng Miami Heat. Ang pang-apat na numero sa game number 2 mga kaibigan ay ang number 4.
Si Nikola Jokic ay mayroon lamang 4 assists sa game 2. Ito ang pinakamababa niyang total sa playoffs at tumabla para sa kanyang ikatlong pinakamababang total sa buong season. Kahit nilalamon niya si Cody Zeller sa poste ay hindi gaano nagpapadala ang Miami Heat ng health defense. Kaya't ang 2-time MVP ay medyo mas nag-focus sa scoring kumpara sa pagpasa ng bola sa mga kakampi nito, mga kaibigan. Ngunit talagang hindi iyon ang kwento dito, mga kaibigan. Kahit na hindi siya nakakashoot ng maraming tres, si Jokic ay karaniwang ang pinakamahusay na high volume scorer sa liga. Sa game number 2, umiscore lamang siya ng 41 points sa wala pang 42 minutes sa laro. Nag-shoot ng 16 out of 28 mula sa field at 7 out of 8 mula sa free throw line. At habang mababa ang total ng kanyang assist, ay mahusay pa rin ang ipinakitang scoring prowess ng Nuggets sa game number 2, mga kaibigan. Ang panglimang numero sa ating listahan, mga kaibigan, ay ang plus 20. Naungusan ng starting lineup ng Miami Heat ang Nuggets ng 20 points sa 21.9 minutes nito, mga kaibigan. Si Kevin Love ay naging DNP o did not play sa huling tatlong laro nito. Ngunit bumalik sa starting lineup sa game number 2 at pinalitan si Caleb Martin sa bench. Ang move na ito para sa akin ay gumana para sa Heat, mga kaibigan. Nang magsimula ito sa 10 against 2 sa first quarter at umiscore din ng 13 points sa kanilang unang limang possession ng third quarter. Nag-shoot lamang si Kevin Love ng 2 out of 9, ngunit humakot ito ng 10 majestic rebounds with 3 offensive rebounds, mga kaibigan, at nagrehistro ng plus 18 sa kanyang 22 minutes playing time. Nagkaroon ng karamdaman si Caleb Martin, ngunit nagpakita pa rin ito ng angas, mga kaibigan. Natamaan din ito ang isa sa mga pinakamalaking shot sa laro, isang 3 sa kanto na nagbigay sa Miami ng 12 points sa kalamangan with less than 4 minutes ang natitira sa laro. Ang pagpasok ng Kevin Love sa starting lineup ay gumawa ng ilang critical na bagay para sa Miami. Ang pinakahalata ay binigyan niya ang Miami Heat ng size at inside presence para madepensahan ang mga mismatches. Habang natalo ang Miami sa rebounding battle sa overall, pinangunahan ni Kevin Love ang koponan na may 10 rebounds sa laro. Ang kanyang outlet passing ay isa sa ilang mga paraan kung saan nakabuo ang Miami ng anumang fast pace sa laro. At isa sa mga nakita kong magandang ginawa ng Miami ay ginawa ng scorer si Jokic instead of being a playmaker, mga kaibigan. Ang Denver Nuggets ay hindi isang koponan na designed upang maglaro ng 1-on-5 basketball. Ang mga role player tulad nila Aaron Gordon, Michael Porter Jr. at Kentavious Caldwell-Pope ay efficient sa off-the-ball movement. Mayroong 3 wins at 7 losses ang Denver sa regular season kung magkakaroon ng 6 o mas kaunting assist si Nikola Jokic. Nalimitahan siya sa 4 o mas kaunting assist sa 3 beses lamang na regular season. Ang 3 ay natalo. Well, may 4 na assist ni Jokic sa game number 2 at ang Denver Nuggets ay predictably natalo, mga kaibigan. Mahirap pigilan si Nikola Jokic kaya't mas mabuti pang siya ang magdala sa scoring production kaysa mabigyan niya ng kumpiyansa ang mga kasamahan niya gamit ang kanyang magagandang pasa. At yun lang, mga kaibigan. Sa tingin nyo ba, sino kaya ang aarangkada sa game number 3? Babawi ba ang Denver Nuggets sa road games o aabante ang Miami? Magkomento lamang sa ibaba at tatalakayin natin yan. Yun lang. Maraming salamat sa panonood, mga kaibigan.